What's up mga katiktik siya? Nagbabalik ang DIY panitiktik siya sa mga hindi pa nagsusubscribe. Sige guys, subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na class yung rin mga videos. So yun guys, upgrade natin tong e-bike testing device ng rechargeable guys. Kasi ayok bumibili ng 9 volts na battery. Kasi guys, napakamahal pagka kunyari naubos na yon at wala kayong budget, diba? Wala na kayo ng budget. Siyempre, bibili kayo nun. Tulad nito guys, sa akin, Duracell na 9 volts, ayan. So, kapag bumili kasi niyan, tignan nyo guys kung magkano. So, sa akin, ang gagawin natin ay, gagawin natin siyang rechargeable. So, ang dapat tinawag nila rito guys ay e-bike, controller, and motor tester. Pero, ayan, pinalita lang nila yung pangalan. So, ngayon, ang mga device na kailangan natin ay, syempre, battery. Battery ng vape ang gamit ko rito, guys. Ano lang naman ito eh, 600 milliamps an hour. So, madali siya i-charge. Pagka na-lobat naman siya, matagal-tagal, guys, kasi ang papanda rin niya lang naman eh, yung mga LED lang eh. Tapos, eto guys, itong module na to. Gagamitin ko lang itong module na to para sa input 5 volts. Alisin ko itong IC na to guys kasi naglalabas siya ng 20 volts. So, masusunog yung ano natin dito, yung TP4056 module. Okay? So, alisin ko yung IC na yan. Tapos dito yan ilalagay guys, dito sa input lang nito kasi ayoko ng micro USB guys. Gusto ko ng naka-type-C. Kasi marami akong ganito na binili. Halos 1,000 guys. Kasi nung time na yon napakamura pa ng TP4056 module. Murang muna to guys. 1,000 pieces. Ano to yan guys? Siguro ilang years na yon. So kaya puro ganito yung nabili ko. Type-C. And then nagkaroon sila nito ng na-type micro USB pala guys. So then nagkaroon sila ng type C nito. Kaya mostly yung sa atin na DIYer ang binibili nila yung type C na kaysa bumili sila ng micro. Tapos ito guys, kailangan nyo rin ng boost converter. So ganito yung itsura ng boost converter ko. Pero any boost converter guys, pero mas maganda itong gamitin kasi nga maliit lang to guys. So think, liit nya. Bali, gagawin natin dyan. Alisin natin yung number A at saka yung number B. I mean, number 3. Letter A, letter B. Ayan, guys. Kasi yung number, 5 volts. Ayan, wala siyang nakalagay na jumper. So, kailangan alisin natin yung jumper ng A at saka B. Ayan, guys. Ang galing, number. Number A, number B. What the heck? So, ito, guys. Papalitan ko yung mga LED dito. Ito gagawin kong blue. Ito gagawin kong green. Ang dalawang to. Tapos itong C, gagawin natin yung yellow. So ganito rin dito guys. So blue, green, yellow. Ito gagawin natin tong white. Ito gagawin natin tong green. Ito red pa rin to guys. Okay? So ito lang yung hindi nagbago. Okay? So ngayon, inutasan ko na siya guys para sa type C. Para yan dito. Ito. So, lalagyan natin ito sa loob. And then, papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura niya. Tsaka, guys, ayoko ng 9 volts kasi nagtatay siya. So, baka masira yung board pagka naano siya ng ng liquid. Mercury pa naman yung liquid na ginagamit dito. Pali guys, sa gagawin ko rito, ito kasi pababa yan, So, gagawin ko rito pataas. Kasi pag nag-on kayo, dapat pataas, hindi pababa. So, pataas to guys. So, babalikarin ko lang to guys. Okay. Tapos yung wiring nito, instead na nandirito yan, ilalagay ko yan dito. Kapantay lang nito. Okay?
So, ang paglagay ko ng ano natin, charging modules. So, pagayin yun guys. Ay, hindi. Panito pala. Tapos, eto, lalagay ko dito. Sabihin ko sa inyo guys kung bakit ko dito nilagay. Tapos eto, dito yan guys. Yan. Yan siya guys, okay? Tapos nakaganyan dyan. Para malapit lang yung wire. Ayan o. And then, alisin natin tong regulator. Alisin ko to guys, yung regulator nito kasi ito yung magiging device natin para sa lugar na to guys. Kasi pag inalisan natin to, wala na siyang regulator guys para sa 5 volts kasi naglalabas to ng 5 volts. Okay? Kaya naglalabas to ng 5 volts para masupplyan yung mga 5 volts guys. Okay? So, bali dito, to yung R3 guys, papalitan ko yan ng 2.2K kasi yung battery na gagamitin natin dito ay rated siya ng 650 mAh guys. So, ang magiging charging nito ay 500 mAh lang yung charging para hindi siya guys uminit. Okay? Para tumagal yung lifespan niya. So, ayan guys. At babalik ako kapag ka natapos ko na yung wiring dito. At least pinakita ko lang sa inyo guys kung nasaan ko siya ilalagay, okay? At kung anong gagawin ko kasi for sure matagal to na proseso. Kaya, ayan. Babalik ako para mapakita ko sa inyo yung wiring kung ano yung pinagagagawa ko guys, okay? Bago nga pala guys yon ay eto. Ito yung nalagay kong LED. Marami akong LED kasi eh. Kaya, gusto ko siyang palitan ng ibang kulay. Ayan guys, dami niyan. Ano to? 3mm na... Ay hindi, 5mm pala guys, sorry. So, patunayan ko sa inyo na 5mm na LED to. 5mm. Ito yung caliper. Ayan guys, 5mm yung LED natin na gagamitin. Okay? Dito pala tayo dapat. Ayan. 5mm, 5.5mm. Pero 5mm talaga siya guys. So, ayan guys at ayan, babalik ako guys. So, ayan guys, kung nakita nyo, siguro mga nasa 30 minutes din akong palit ng mga LED at saka nag-wiring. So, ayan siya guys, kung nakita nyo, zoom in natin. So, ayan, para kitang-kita nyo na hindi ko kayo dinadaya. So, yung A at saka B, inalis ko na. Kita nyo. Tapos, yung dating wire dito, so, ito na ngayon siya. So, inilipat ko lang siya dito, pero yun pa rin yung linya niya. Ayan o. Tapos, yung input ng boost converter ay ito, guys. So, nakita nyo kung saan siya nakalagay. Siyempre, dito. Ayan. Bakit dito siya, guys, nakalagay? Kasi ito ay yung input ng battery. So, papunta siya rito. Tapos, kapag naka-on na siya, so, pumunta na siya rito. Ito, guys. So, bakit dito ko siya nirekta pa ganun? Hindi ako dito nag-kumuha, guys. So, pares lang din naman yan. So, ganun din yung linya niyan, guys. Ayan, o, kung nakikita nyo. So, ang linya niya from here, papunta rito, tapos pag ganyan dito. O. Doon din siya, guys. Tapos, yung ground, ito guys, so galing siya sa may, or yung negative niya guys, so galing siya dito sa may, negative niya pa rin, ayan guys. Pero, yung sa akin, nilagay ko siya rito guys, ayan o. Okay? Kasi, ayan yung linya niya naman eh, so kahit na hindi na ako dito maglagay ng wire, kasi ang haba niyan kung maglalagay ko ng wire niyan dito. So, kaya ayan, so papasok siya rito. And then yung output nito, yung 5 volts from 4 or 3 volts kasi kung 3 volts yung output, I mean yung input nyo,
So, stable 5 volts pa rin yan. So, dito siya, guys. Kasi galing siya sa regulator. Kasi sa regulator, yung input niya dito, tapos ito yung output niya. So, ayan, guys. So, ayan, nakaganyan siya. Para kitang-kita nyo lang kung paano ko siya ginawa. Tapos, yung R20, pinalitan ko yan, guys, ng 510 ohms. Kasi ang nakalagay dyan, guys, dati ay ito. Ay, hindi ito. Ito, guys, ang nakalagay dyan dati. 122 or 1.2K. So, nilagay ko siya ng 510K para dito yan, guys, sa LED na white LED kasi mahina, guys, yung ilaw niya. So, 5 volts naman yung input niyan. So, kasi kumukuha lang din yan dito sa 5 volts. So, ayan. At yung ano niya naman, guys, ito, guys, sa R24. So, 510 ohms din yung nilagay ko dyan. So, dati siyang, ito, guys. Ay, hindi makikita. So, dati siyang 750 ohms. Ayan. So, nilagay ko yung ay 510 para malakas yung green niya na LED para sa throttle. Tapos, yung IC, guys, ayan o, para sa USB Type-C. So, inalis ko na siya. Tapos, ito yung regulator. Ayan. Doon yan, guys. Ayun, dito yan. Okay? So, convert natin siya from 3 volts or 4 volts to 5 volts. Okay? So, kahit 3 volts yung input niyan, 5 volts pa rin yung output niyan. Okay? So, dito naman, yung R3, pinalitan ko ng 20, I mean, 2 ohms. I mean, 2K, sorry. R3 niya na 2K. So, yun yung value niya. 0, I mean, 202. Okay? Para lang mag-charge siya ng 500 milliamps. Kasi kapag hindi nyo pinalitan to, tapos ganito yung gamit nyo, 1,000 milliamps yung charging niya or 1 amp. Ito, guys, mainit to, tsaka itong IC. So, ngayon, kabit na natin to. So, wait lang, guys. So, ayan, guys. Baka sabihin nyo, hindi sakto yan yung ginawa ko. Saktong-sakto po yan. Talagang napaka ano lang, iksi lang talaga ng wire ko na nilagay para sumakto. Ayoko ng sobrang habang wire kasi magiging spaghetti ang loob eh. So, yan. At least, ganyan yung itsura niya. Nabubuksan ko pa rin siya. Nakikita ko kung ano yung nangyayari. So, try muna natin i-charge. So, ayan guys. Kita naman eh. Ayan guys. So, kita naman. O, pwede naman buksan yan para makita nyo kung nag-charge. Tapos, kuha tayo ng controller, guys. Okay, para matest natin to. So, yan guys, pati throttle, guys, kailangan kasama to. Kasi para matest natin lahat. So, ayan, pakita ko muna sa inyo to. So, battery indicate. So, dapat dito nakalagay is power indicate. Dito dapat power switch to, guys. Mali ang nilagay nila rito. Etong throttle, dapat hindi na sila naglagay ng grip kasi hindi naman lahat ng throttle yung grip, guys. Merong thumb throttle, ito, thumb throttle. So, ganito naman siya, guys. Yan, pag ganyan. Thumb lang yung nag-ano sa kanya. Bibigay ng speed. Tapos, meron din tayong pedal switch. Okay? Or pedal throttle. So, pag ganyan naman yung ano niya. So, dapat nilagay nila rito is throttle lang. Controller 5 volts. Ayan, tama to. So, ito yung sa rewind ng motor.
So, rewind A, rewind B, rewind C. Tapos, Hall effect naman to. Sensor para sa motor. So, ayan guys. Hall A, Hall B, Hall C. Ayan. Tapos, yung ikot ng gulong. Ayan guys. So, from A, B, C. Or from C, A, B. Or B, C, A. Ganun dapat pa. Ganun yung ikot yan guys. So, bakit ako sa inyo? So, dito muna tayo guys sa may throttle. So, ito guys, para makita nyo rin. So, ayan, para sa main piston ng controller. So, sa controller natin lalagay ito guys. Ito naman sa hall effect ng controller. Okay, so itong dalawa sa controller to. Tapos itong dalawa sa motor. So, ito sa motor hall effect sensor. Ito naman sa main guys ng motor guys, para doon sa may coil ng motor or yung sa rewind niya guys. Tapos ito guys sa throttle, ayan o, throttle and lever, brake lever. So pwede gamitin sa throttle, pwede gamitin sa brake lever. So sa brake lever guys, ang gagawin nyo lang ay yung green at saka yung red, kasi sa throttle, I mean sa brake level, brake lever, ang ano niyan guys ay white at saka black. So yung black lagay nyo rito, tapos yung white dito. Or vice versa guys, kasi dalawang wire lang naman yun eh. Pero sa throttle, syempre kailangan pare-parehas yung kulay. So green sa green, black sa black, tapos blue sa blue. I mean, blue sa blue. Red sa red. Nakita ko kasi yung blue guys eh, kaya. Pero yan na. So pakita sa inyo yung mga pinalitan kong LED. So, dati lahat yan, ano yan na, red. So, ngayon, ano natin to. Tsaka ito guys, nakita nyo, pataas na siya ngayon. Pataas na. Anong kanina, di ba, pababa siya. So, ayan guys, yung kulay niya. Hindi na siya red. So, sa throttle, ayan guys, ano ko lang to. Ayan. So, gagalawin ko lang to guys. So, makita nyo yung kulay ng throttle grip. Pero throttle siya guys, ano, lumalakas na lumalakas. Habang dinidiinan ko, lumalakas siya ng lumalakas. Kapag ka hininaan ko, ayan, mahina na rin siya guys. Okay? So, dapat, pag ginawa niyo yan guys, hindi pa pwede biglang lakas, biglang bagal guys. Kasi ibig sabihin yun, sira yung throttle. Okay? Kailangan sumusubay, or sumasabay guys, sa, ano nyo, sa diin. Ayan guys, oh. Ayun. Okay, kitang-kita na yung pagkaka-green niya. Kasi kanina, nung tinest ko to ay, ano guys, mahina yung pagkaka-green niya. So, ayan, patay mo muna natin. So, alisin natin to. So, ngayon, sa controller guys, ito, ilalagay natin to syempre sa my throttle. Ito. Sa akin kasi may label na throttle, pero mali yung spelling ng throttle niya. Yung R at saka O nagkabaliktad. So, ayan, green sa green. Tapos, red sa red. Tapos, black sa black. Ayan, guys. So, ibig sabihin, alam natin na buo yung throttle. Kaya natin tinest muna yan sa una. And then, lagyan natin siya ng power supply. Gamitin ko yung power supply ko. So, sinet ko siya as 60 volts. Kasi itong controller ko ay, ayan guys, para makita nyo. So, 84 volts yung controller ko. 2,000 watts. Ayan guys, 60 amps yung maximum niya na kayang i-handle. So, ngayon ito, ilalagay natin to sa supply. Ito guys yung supply. Ito lagi yung supply dyan guys. Red at saka black. So, red sa red, black sa black. Make sure na hindi sila magkakadikit kasi kikislap yan, mag-spark. Ito naman yung sa papunta sa motor niya guys. Itong tatlong wire na to, papunta sa hub motor. Ayan. So, 3-phase siya guys. So, dito naman, ilalagay siya dito guys. Ito. Okay, kasi sabi niya sa controller daw to. So, ilalagay natin to rito.
green, yellow, tsaka blue. Yon. Tapos ito, sa controller din daw to, tapos sa holopec line or holopec sensor. So, dito siya guys. So, ito yung itsura niya guys. Ayan, holopec or hole sensor. Holopec sensor kasi siya guys eh. So, pagayin siya. Ayan. So, makita nyo, dapat pare-pares yan. So, yellow, green, at saka blue. So, dapat parehas lang din yan dito guys. So, yellow, green, blue. Pagka balibaliktad guys, baliktarin nyo yun nandito dito sa may controller nyo. So, ayan din, 5 volts. Tsaka, yung red is 5 volts kasi guys. Tapos yung black, ayan guys. So, okay? So, yan lang yung gagawin yung test. So, on lang natin to. On natin yung power supply. So, wait lang. Okay. So, bakit hindi gumagana yung 5 volts sa controller? Kasi, guys, meron siyang ignition. So, ang ignition niya, ito. So, ito, guys, oh. Kapag ka hindi nyo to na-jumper, hindi talaga gagana yung controller. So, kailangan i-jumper natin to. Ayun, guys, gumana na yung 5 volts. Ayun, oh. So, ngayon, paano rin natin siya yung ano niya. Ito. Yung throttle niya, guys. So, i-on ko na yung throttle niya or didiinan ko na. So, pakakita ko sa inyo yung ito, guys. Kailangan may umikot dyan. Ayun. Ito, nakita niya. Ayan, guys. Isa pa. Ganyan dapat yung ikot ng sa controller nyo. Ayan. Hindi siya pwedeng maging magbabago yung ano niya guys, ikot. Kunyari, dito. Ay, hindi. Walang ano eh. Pero, yung sa iba kasi nandito dito. Tapos may iba-ibang nangyayari ng kababalaghan guys. Yung saan kasi pabilog eh. So, kahit gumanon siya, okay lang. Or kahit gumanon siya guys, okay lang. Pero sa iba, may pagganon-ganon eh. Yung sa ibang controller guys, etong bilog na to, hindi bilog. Pag ganun siya guys, pag ganun. Tapos eh, may nakalagay na parang iba-iba guys yung nangyayari. So, mali yun. Pag ganun, kailangan pag ganun-ganun siya or pag ganun. Okay? So, sa akin naman is tama. Ayan o. Ayan o. Diba? A, B, C. O, diba? A, B, C. A, B, C. O. A, B, C, A. A, B, C, A. Ayan guys. So, ganyan dapat. Pagka dininan to, ganyan dapat ang itsura niya guys. Okay? So, yung sa motor naman guys, hindi ko maituturo sa inyo yun dito. Pero, sundan nyo lang naman yan. So, ito, ilalagay nyo sa may motor nyo. Sa mismong hub ng gulong guys. So meron siyang ganito rin. Ito yung pasok nyo doon. Tapos sundan nyo lang yung kulay niyan. Tapos gagawin nyo lang guys ay papaikutin nyo yung wheel hub nyo. Kailangan tumugma guys dito sa tong mga to. Okay? So blue, green, yellow or yellow, green, blue. Ganun dapat guys. Hindi siya pepeting biglang yung eto nagbabago guys. Okay? Para sigurado kayo na tama yung pacing niya guys. Okay? So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung video ko. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.